Isang magandang araw pong muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Bukas ay October 13, Friday. Bakit nga ba sinasabing malas ang Friday the 13? Normal na sa karamihan ang salitang malas kapag naririnig ang numerong 13. May mga paniniwala na may kalakip na bad luck ang numerong ito. Ngunit ano ba ang kinalaman at koneksyon nito sa araw ng Biyernes? Friday the 13th, the creepiest day of the month, sabi nga nila. Sa loob ng isang taon, may isa hanggang tatlong beses natin itong madadaanan. At sa tuwing papatak ang naturang unlucky day, marami ang agad na nagsasabing malas ang araw ngayon. Bakit nga ba nagkaroon ng ganitong pamahiin at paano ba ito tumatak at nanatiling buhay sa karamihan? Pakinggan natin ang 13 mga pangyayari na naging dahilan kung bakit sinasabing malas ang Friday the 13th. Una na ay ang The Last Supper, Biyernes ng ipako sa krus si Jesucristo. Noong gabi, bago ang araw na ito, kasama niyang kumain ang kanyang 12 disipulo at sinasabing ang 13 na bisita ni Jesus ay si Judas, ang disipulong trumaidor sa kanya bago ang pagpako nito sa krus. Pangalawa ay ang Great Flood and Adam's Temptation. Friday the 13th nang nangyari ang Great Flood noong panahon ni Noah kung saan pinagawa siya ng Panginoon ng malaking arko para sa kanyang buong pamilya at mga alagang hayop. Ito ay kinamatay ng lahat ng nabubuhay sa lupa noong mga panahong iyon. Friday the 13th rin nang kainin ni Adam ang mansanas nang magpadala ito sa temptasyon. Ito ang naging simula ng pagkakaroon ng kasalanan ng tao. Ang pangatlo ay ang Night of Templar's Torture, October 13, 1307, Biyernes, nang arestuhin, i-torture at ipapatay ni King Philip IV ang Knight of Templars o ang Western Christian Military noong Middle Ages. Pang-apat ay ang Rossini's Death. Sa Italy, itinuturing na malas ang Friday the 13th gaya ng isang Italian composer na si Gioacchino Rossini na ayaw na ayaw ang nasabing araw at namatay eksaktong November 13, 1868, Biyernes. Panglima ay ang capital punishment in Britain. Sa Britanya, ang Biyernes at numerong 13 ay tinatawag nilang capital punishment. Ang araw ng Biyernes ay tinuturing nilang the day of the hangman or the noose. Dahil sa araw na ito, isinasagawa at isinasapubliko ang pagbibitay. Pang-anim ay ang Anxiety Disorder of Women in Finland. Sa Finland, may mga researchers na kadalasang namamatay ang mga kababaihan tuwing Friday the 13th dahil sa anxiety disorder na naging rason ng mga traffic-related accidents na kinabibilangan nila. Pangpito ay ang Desgosto. Sa Brazil naman, ang Friday the 13th ng Agosto ay itinuturing na malas dahil katunog nito ang salitang Desgosto na nangangahulugan ng sorrow o matinding kalungkutan. Ang pangwalo ay ang End of Earthly Life. Sa Egypt, ang paniniwala ng mga ancient Egyptians na swerte ang numerong 13 dahil sa 13 stages of life o afterlife ay naging end of earthly life. Mula nang unti-unting nawala ang kanilang sibilisasyon, nagbago ang konotasyon nila sa naturang numero na mula hope ay naging simbolo ng death and fear. Pangsyam ay ang earthquake in Turkey. Sa Turkey, mahigit 2,000 katao ang namatay at 50,000 ang nawala ng tirahan dahil sa tumamang magnitude 6.1 na lindol noong March 13, 1992, Biyernes. Ang pangsampu naman ay Fear of Friday the 13th. Sa Amerika, marami ang nagkaroon ng phobia na ang tawag ay Fear of the Friday the 13th na labis na nakakaapekto sa buhay ng nasa 17 to 21 milyon na mga Amerikano. Dahil dito, may takot ang mga ito na lumabas ng bahay na nagiging sanhi nang hindi nila pagtatrabaho at pagpunta sa doktor. Labis din ang panic na dulot nito na maaari pang maging rason ng depression at suicide. Ang panglabing isa ay ang evil number. Sa numerology, itinuturing na evil
Ang numerong sumusunod sa number 12 na itinuturing namang more complete, mayroong 12 buwan sa isang taon at 12 zodiac signs. At dahil ang numerong 13 ang sumunod sa 12, ito ay senyales raw ng kamalasan. Ang pang-12 ay number 13th floor. Walang 13th floor ang mga ospital, buildings at ang ibang terminal ay hindi naglalagay ng mga rooms at gates na mayroong number 13. Ang pang-13 at ang pinakahuli ay ang Evil Friday the 13th. Ang Friday at 13 ay sinasabing parehong may pinanggagalingang pangyayari sa nakaraan na nagpapakita ng evil o malas. Mula na magkaroon ng pamahiin na malas ang Friday the 13th, marami na ang naiulat na iba-ibang kaso at hindi magagandang pangyayari maging sa kasaysayan. Alamin naman natin ngayon ang mga paniniwala o mga pamahiin ng mga nakatatanda tungkol sa Friday the 13th. Ayon sa matatanda ay bawal magkasugat. Ayon sa kabihan ng mga matatanda, dapat ingatan o iwasang magkasugat kapag Friday the 13th dahil sa may dalang bad luck nga raw ang nasabing araw. Maaring magtagal bago maghilom ang sugat na nakukuha sa araw na iyon. Pinapayuhan rin ng mga nakatatanda ang mga bata na huwag maglalakad sa ilalim ng hagdan dahil maaari umanong maaksidente o mabagsakan mismo ng hagdan ang sinumang dumaan sa ilalim nito sa Friday the 13th. Lubos na ipinagbabawal tuwing Friday the 13th na maglakad sa madilim na lugar ang kahit sinuman, lalo na kung mag-isang tao lamang. Ito'y dahil malapit din daw sa disgrasya kapag nasa dilim at maaaring lapitan ng masasamang espiritu. Ayon pa sa mga matatanda, kapag tiningnan ka ng kwago sa araw mismo ng Friday the 13th, maaari may kasunod umanong masamang balita na matatanggap. Isa sa pinaka nakakatakot na pamahiin ang matinding pagbabawal na magpagupit ng buhok o kuko dahil maaari umanong may mamatay sa miyembro ng pamilya kapag ginawa ito. Pinaniniwalaan din nila na hindi dapat nagpapalit ng bedsheet tuwing Friday the 13th dahil maaaring kapalit ng bagong mabango at malinis na bedsheet ay masamang panaginip naman. Ilan lamang yan sa mga paniniwala na may kaugnayan sa Friday the 13th. Gaya ng mga paniniwalang di umano'y malas kapag may dumaan na pusang itim, may nabasag na baso, pinggan o base. Pinaniniwalaan ding tila may sumpa ang araw ng Biyernes kapag natapat sa 13 na petsa ng kahit na anong buwan. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming salamat.